Yo, what's up guys? Welcome back kung bago pa lang sa channel. What's up? Ako pala si Aris. In today's video guys, may 2 YouTube trick po ako na share sa inyo na maaaring pwede nyong gamitin and po pwede nyo ring ma-share sa iba kung sakali. Okay, so yung trick na share ko po sa inyo, ito yung paano ma-enable yung floating YouTube by using the official YouTube app. And then kung paano mag-play ng music sa YouTube kahit naka-turn off yung ating phone without using any third-party application. So, yung mga gagamitin or yung mga gagamitin natin na YouTube stuff is from the original YouTube. Wala po tayong gagamitin any third-party application na parang YouTube. So, mismong YouTube po yung isishare ko sa inyo, mismong YouTube app, yung official app talaga nila. So first na i-share ko is kung paano magkaroon ng floating YouTube na enable na sa inyong mga phone. So as you can see dito guys, by default kasi no, kapag mag-open tayo ng YouTube, no, is hindi siya po pwedeng i-floating window. So tatanggalin ko lang yung music. Ayan, search tayo dito ng for example, Plogy. Ayan. So, like for example, ito, kapag gusto natin mag-play ng music, no, so for example, yan, mag-play tayo. So, by default, na, kapag ginoback home natin yan, ayan, automatic, walang small window dito na nagpapakita. So, kapag play na natin, tapos, nilagay naman natin sa recent, ganun pa rin, no, walang nag-play na small window dito. Okay, so paano nyo ma-enable yung feature ni YouTube na yon na magkakaroon kayo ng floating YouTube app dito sa inyong cellphone, isang maliit na screen na naka-play si YouTube by using the official app ng YouTube. Okay, so ganito lang yung gagawin nyo guys. Punta kayo kay Play Store. So ang i-download nyo dito guys is ito. Search nyo lang sa Play Store ang ito. Yan. I-search nyo lang to sa Play Store. Ilalagay ko na rin sa description ng video to yung download link. O kaya search nyo na lang tong pangalan na to. Yan. So pagka search nyo, install nyo lang. And then ang gagawin nyo guys is open nyo lang yung app. So open ko lang yung app. So ang unang-una kong gagawin para ma-enable yung feature ni YouTube na yun na floating window, pupunta ako dito sa may globe icon dito sa taas. Pindutin nyo lang yan. And then select nyo tong United States. Ayan. Then pili lang kayo ng pre-server dito. Pili natin for example si New York. Ayan. Pagka tinap natin yan, so hintayin lang nating mag-connect. No? So once na connected, mababasa nyo naman. Go back na lang kayo dyan. No? And then gawin natin ngayon is open natin si YouTube. So naka-open kasi kanina. Ang gagawin ko, close ko lang muna, tapos open ko si YouTube. Ngayon, search tayo ulit. Yan, ulitin lang natin. So, kung nakita nyo kanina, no, ayaw mag-play kapag ginoback natin or pinunta natin sa recent. No? Ngayon, guys, try natin. Yan. So, yan, naka-play na siya. Ngayon, ang gagawin ko, guys, ay itatap ko tong home button ko dito sa navigation bar. Yan. And as you can see guys, meron na tayong floating window ng YouTube. And at the same time, pwede na tayo mag-Facebook. Yan. No? Yan. So, pwede na tayo mag-Google. Yan. Pwede tayo mag-Google. At the same time, nag-play yung video natin sa YouTube na pinapanood natin. So, di ba? So, yun, ganun lang kung paano paganahin yung floating window ng official YouTube application, ano, without using any third-party YouTube app. No? And then, next na share ko naman sa inyo is kung paano mag-play ng YouTube music kahit nakapatay ang phone. Ano? So, itong trick na to is di nyo na kinakailangan pa ng ibang app. Okay? So, close ko lang muna to. And then, i-disconnect ko lang itong ating ginamit. So, kasi di na natin kailangan to. So, ito naman kung mahilig kayo sa music, no? And then, kalimitan na pinag
kukuhanan nyo or pinagplayplayan nyo ng music is sa YouTube. Ngayon, kapag kay YouTube, kapag kapinatay natin is namamatay yung music. No? So, para magplay yung music ng inyong mga YouTube, kahit patay yung phone ninyo, so ganito naman yung gagawin nyo. Ito yung pangalawang isishare ko sa inyo. Punta kay Google Chrome. Yan. Halos karamihan ng phone naman na ngayon, ang default browser is Google Chrome. Ngayon guys, i-close ko lang to. So, open ko lang ulit si Google Chrome. Ang gagawin ko guys is magta-type ako dito ng YouTube or m.youtube.com. Okay. So, i-google ko lang yan. So, dito, search tayo ng no copyright. No copyright. Kahit wrong spelling. Chill music. Yeah. So, kapag kayo, kung anong gusto nyo i-play, search nyo lang dito sa mismong YouTube website. Ngayon, ang gagawin natin, guys, kung gusto natin siyang ma-play sa background, yan. Ang gagawin natin, guys, is i-gawin natin siyang desktop. Okay, desktop mode yung ating YouTube dito sa ating Google Chrome. So, skip lang natin to. Ayan. So, lalagyan ko siya ng music. Yan. So ngayon guys, para magawa natin siya or ma-play natin siya sa background kahit patay yung phone natin. Kasi kapag ka nakaganto lang, kapag ka pinatay natin yung phone natin, yan, mamamatay din yung ating music. Okay? Mamamatay din yung ating music. Ngayon, paano yung gagawin nyo para kahit naka-play yung or kahit naka-off yung phone nyo ay nakaka-play pa rin kayo dito sa YouTube ng Google Chrome? Ang gagawin nyo guys, i-stop nyo to sa taas. And then, hanapin lang itong desktop site. Yan, tap nyo lang yung square. Yan, then magre-refresh yung ating YouTube. So, play natin ngayon. Yan, kasan natin. So, ang gagawin natin kapag ka naka-play, tap natin yung home button or back button. Ngayon ang stop. Ang gagawin natin, punta tayo sa notification bar. And makikita nyo dito yung ating naka-play. So, ang gagawin natin, tap lang natin tong play button. Yan. And pwede natin itap tong drop down. Yan. Pwede natin i-forward. Yan. Forward. O kaya pwede natin i-backward. Okay. So, yun, pwede natin siyang gawin ganun. Ngayon, kapag ka gusto nyo siyang nakapatay and at the same time nag-music, so pwede nyo siyang gawin dito. So, patayin natin yung phone. Tignan natin kung tutunog pa ba yung music. Ayan. So, as you can see, kahit nakapatay na yung phone natin, no, hindi tayo gumamit ng third-party application, punta lang tayo sa YouTube website, pwede na nating paganahin yung ating music sa YouTube kahit patay yung ating phone or kahit may ginagawa tayo. So, ganun lang kasimple guys. Madali lang naman siyang sundan. So, kung nagustuhan nyo yung video natin, guys, please give this video a like. And kung may mga katanungan po kayo, no, patayin ko lang yung music. Kung may mga katanungan po kayo, let me know lang dyan sa comment section para masagot po natin. And bukang yun lang sa akin mga kaibigan. Again guys, this is Harry. See you again on the next one. Maraming salamat po. Peace.